Hi, ako po si Janice at ito ang Pinay Investor. Gusto mo bang malaman kung papaano magbayad ng Meralco bill online sa Metrobank Online Banking? Sa video po na ito ay ipapakita ko kung papaano magbayad ng Meralco bill online nang hindi mo na kailangang pumunta sa Meralco office or branch or kahit sa mga bayad center. So napaka-convenient na pong magbayad ng Meralco bill dahil pwede na po itong gawin online gamit po ang inyong smartphone or computer. So ang una po natin gagawin ay punta tayo sa Metrobank's official website at ito po ay matatagpuan sa metrobank.com.ph. So i-type nyo lang po ito dito sa address bar at pag nandito na po kayo, click nyo lang po yung login and click po natin ang Metrobank Online New. Okay, may nakalagay po dito na advisory extension on waived fees for send money transactions. So click lang po natin itong OK. And dito naman po, itatype natin ang username at password. So kung hindi pa po kayo nakakapag-register or wala pa po kayong account sa Metrobank Online Banking, kailangan nyo po munang i-click itong sign up at sundan nyo lang po yung steps kung papaano mag-register. So once na nakaregister na po kayo, makakapag-login na po kayo sa inyong Metrobank Online account anytime and anywhere. So yan po ang itatype ko dito, yung username and password. Make sure po na tama yung ini-enter nyo na password. At kung hindi po kayo sigurado, pwede nyo pong i-click itong show para ma-double check nyo po kung tama yung tinype nyong password. Pag okay na po, click po natin ang login. Ayan, so nakalagin na po ako successfully sa aking Metrobank Online Banking account. Ngayon naman po, i-click natin itong Pay Bills since ang gagawin po natin ngayon ay magbabayad ng Meralco bill. So click po natin itong Pay Bills. Dito naman po, i-type natin yung amount ng ating bill na babayaran. So kung kayo po ay magbabayad ng installment, tingnan nyo po yung inyong bill kung magkano po yung exact amount ng installment na kailangang bayaran. Or kung ang babayaran nyo po is yung current monthly bill, i-type nyo lang din po yung exact amount. Dito naman sa 4, pwede po natin i-click dito at hanapin po natin yung bill na babayaran natin. For example, kung Meralco po yung hinahanap natin, hanapin natin yung M. Ayan, so nandito po yung Meralco. Pwede rin pong i-type dito para mas madali po ang paghahanap. Ayan, so click nyo lang po itong Meralco. Take note po dito sa ATM or phone reference number. Dito po sa unang blank, ang ilalagay po natin ay yung first 11 digit. Yung pangalawa naman po, ang kailangan nating ilagay ay yung last 5 digit. So tingnan po natin yung sample Meralco bill natin. Okay, so ito po yon. So ito yung first 11 digits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun po yung ilalagay natin dito. And yung second naman, ito yung last 5 digits. So 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman po natin ilalagay. So kung hawak nyo po ngayon yung inyong Meralco bill, tignan nyo po sa lower left and makikita nyo po doon yung ATM and phone reference number. So double check nyo po, make sure na tama po yung ini-enter nyo na ATM or phone reference number. So enter ko lang po yung sa akin. Pag nailagay nyo na po yung ATM or phone reference number dito sa dalawang fields na to, dito naman sa baba, using, click po natin ulit to at piliin po natin yung Metrobank account kung saan manggagaling yung ating payment. So kung isa lang naman po yung account nyo dito, yan lang po yung mag-a-appear. So click nyo lang po ito. Ayan, so check po ulit natin yung amount para saan, Meralco, at yung ATM phone reference number na first 11 digits at yung ATM phone reference number na last 5 digits. Pag okay po lahat, pwede po nating next na or pwede nyo rin po lagyan ng notes. This is optional para lang po maalala nyo kung para saan ang transaction na to. Pwede po nating ilagay Meralco bill for July or August. So kung installment naman, pwede nyo rin pong ilagay. Then click next. Review po ulit natin yung details. Then click continue. At i-enter po natin yung passcode. Ang passcode po, iba po ito sa Metrobank online password natin. Hindi po yon yung tinatype natin pag magla-login. At hindi rin po ito OTP na sinesend sa ating mobile number. So ang passcode po, ito po ay parang PIN number natin na ating sinet up nung tayo ay mag-sign up sa Metrobank online banking. So ito yung pinakauna natin ginawa nung mag-register tayo sa Metrobank online banking. So kung hindi nyo na po naaalala ang inyong passcode, kailangan nyo pong tumawag sa contact center ng Metrobank. Ito po yung number,
0988-700-700. Pero kung naaalala nyo pa po or nailista nyo somewhere, itype nyo na lang po dito para makapag-proceed po kayo sa payment ng inyong Meralco bill dito sa Metrobank Online. Then, pagka-type nyo po, yan. So, nakalagay po dito, payment in progress. Nandito na po yung amount and all the other details. So, it may take a few hours para sa confirmation ng unverification ng inyong Meralco bill payment. Pag okay na po, makaka-receive kayo ng email confirmation from Metrobank sa inyong registered email. Pwede nyo rin pong tingnan yung inyong Meralco bill online account kung na-post na po ang inyong payment. Then click lang po natin itong done. And kung gusto nyo pong makita kung nabawasan na ang inyong current balance, pwede nyo pong i-click yung total deposits. Depende kung anong oras kayo nagbayad online, check nyo na lang po a few minutes or a few hours later kung na-post niya yung inyong payment transactions. So dito nyo po yan makikita sa transaction history and mag-a-appear po dito yung inyong payment transaction. At pagkatapos po ng inyong online transaction sa Metrobank Online, huwag nyo pong kalimutang mag-log out. Click nyo lang po itong log out button dito sa left side. At kung meron pa po kayong questions sa pagbabayad ng Meralco bill online gamit ang Metrobank Online Banking, i-type nyo lang po sa comment section sa baba at sasagutin po natin yan. Sana po nakatulong ang video tutorial na ito. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, Pinay Investor. At kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-invest sa stock market, meron po akong free Stock Market for Beginners ebook at pwede niyo pong i-download yan sa aking website, thepinayinvestor.com. Visit niyo lang po ang aking website for your copy. Thanks again for watching and God bless!